Yo, what's up mga pinsan? Welcome back nga pala sa third episode natin ng Tough Lines. Yon. Una sa lahat, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga sponsor natin. Hypebeat, Black Manila, R&R Clothing, FUBU, at syempre, Nisco.ph, at marami pang iba, hindi ko na mabanggit isa-isa. At syempre, sa mga patuloy na nakasubscribe, yon. Maraming salamat mga pinsan. Okay, magka-appearan tayo soon kapag goalie sa battle dahil meron akong hinahain na mga battles ngayon at masyado lang mahaba yung pahinga ko, pero okay na rin yun at makapag-isip-isip at fresh na rin ulit tayo pag lumaban at sumampa sa entablado. So yung mga pinsan, ito meron na naman tayong tatlo ritong nagpadala ng mga paborito nilang linya sa flip-flop o yung mga linya na na-appreciate nila. Nakaraan, ang lalakas ng mga sinend sa atin na linya at nakakatawa dahil yung kalidad ng isang fan na nakikinig nun or nag-send nun, yun talaga yung ganung kabukas yung utak niya sa battle rap dahil nakikita niya yung mga ganung linya na na-appreciate niya kasi talagang nag-evolve na ang battle rap, hindi na siya yung na-stuck na lang sa mga ano, sa mga average na linya. Marami ng ano, marami ng sa ngayon kasi yung battle rap, marami ng ano, marami ng estilo na nabubuksan, marami ng diskarte. Habang tumatalas yung battle rap, tumatalas din yung mga fan na nakasubaybay dito. Kaya nakakatuwa yun, di ba? So yun, ito, umpisa na natin to mga pinsan. Ang nagpadala sa akin nito ay si Palong Veterano. Palong Veterano. Itong pinadala, ulit ito, Palong Veterano. Parang ano, parak na veterans. Palong Veterano. Itong pinadala niya mga pinsan, galing to sa bayo ko sa 3GS. Kasali din siya sa Isa Buhay Tournament. Kaso hindi siya pinala dahil nakasalubong niya kagad si Bayo Pistol. At doon, nalaglag siya. Pero syempre, malaki siya arot dito sa bayo natin. Isa rin to sa mga malalakas ngayon. At proud na proud ako rito dahil nakikita ko siya kung paano lumaban. Talagang nakikipagbanggaan din talaga to eh. Hindi nagpapasindak, yun yung ano sa kanya, yung maganda sa kanya. Ito, itong linya na to galing kay Castillo. Yun, pakinggan natin. Nasa balak ko eh! Na bad trip nung naghihinda yung gago. Nung sinabihan siya ni Sir Arik na, Bagsi, yung paninda mo, panalong panalo. Na-offend yung gago! Ano ka ba naman? Si Bagsi pala yung kalaban niya rito. Yung chili garlic ni Bagsik panalong panalo. Nakakatuwa yun kasi si Bagsik kilala sa liga na wala pang panalo eh. Tapos parang malaki dyan. Buti pang chili garlic mo, panalong panalo. Parang ganun yung gusto niyang iparating eh. Nung sinabihan siya ni Sir Arik na Bagsik, yung paninda mo, panalong panalo. Na-offend yung gano'n! Ano ka pa naman? Naman. Anong klaseng netizen ka? Pag binaliktad natin yung standing mo, senior citizen na. Kaya kahit i-flex, mo iyong ex, wa-ipex, insulto next. Dahil kahit marami kang nasibak, yung standing mo pa rin, zero sex. Ang galing nun, ang galing ng diskarte niya, yung pagiging Bisaya. Ayun, naging advantage niya yon. Gaya ng sinabi ni Pistol, tinik advantage niya yon. Pero nakakatawa, 'di ba? Kasi hindi siya ano, hindi siya naiilang nabanggitin yung netizen. Tapos senior citizen na. Tapos zero sex, 'di ba? Kung pakikinggan mo siya, talagang ginamit niya yung pagkabisaya niya para na-execute yung punchline na yun. Pero, nakakatuwa din dahil, ano, hindi niya tinuring kahinaan eh. Mahirap talaga kung yung salita nila, dadali niya sa Manila kasi hindi naman siya totally fluent sa, ano, Tagalog eh. Mas maganda na yung ginawa niya na gagawin ko na lang advantage to. Kaso nga lang napunan na ni Pistol. Yun, okay yung pagkaka gamit niya sa linya na yon, yung pag binaliktad ko yung stand,
din mo senior citizen na. 06 nga pala si Bagsik na ito. So ano, 06, di ba? Yun. Nakatuwa lang kasi, ano eh, si Castillo, yung kumpiyansa niya hindi nagigiba kahit, tignan mo, may nagre-react yung, may nagre-react na crowd, di ba? Kahit papaano, may nagre-react na crowd dahil natatawa nga dun sa netizen. Kaso ang kasamang palad talaga, magagamit niya pa ng matagal tong estilo na to eh. Yung mga, yung ganyang diskarte niya, kaso nakabangga niya na si Pistol eh. Iba si Pistol, sumilip talaga. So yun, isa sa mga ano yun, magandang linya rin yun. Yun, kaya shoutout dyan kay Palong. Natatawa pa rin naman sa pangalan mo, Palong ah. Yun, ito naman mga pinsan, tuloy na tayo doon sa, ano, sa pangalawa natin. Ito naman, galing to kay Flint. Flint, yan, Flint. Ito naman. Galing to kay Zaki. Zaki versus Don Pao. Ginanap din ng Ahon 12. Pakinggan natin to. Kailangan pa ng gang o ng team para bumira. Kapag ka mag-isa, ramdam ng fear. Galaw ang pusi na. Kasi matapang lang yung mga G's kapag sampu sila. Akala mo wala kang weakness? Akala mo? Balik natin. Ang para bumira. Kailangan pa ng gang o ng team para bumira. Kapag ka mag-isa, ramdam ng fear. Galaw ang pusi na. Kasi matapang lang yung mga G's kapag sampu sila. Akala mo wala kang weakness? Ganda nun, ang lakas nun. Ang lakas nun mga pinsan. Kasi sa streets, kapag ano, kapag sa grupo yung mga kasama mo, isipin ka agad nila gang yun eh. Tapos dyan na papasok yung ano na, matapang ka lang naman kapag marami kayo eh, parang yun na yung doon na mag-iinsultuhan yan. Pero lingid sa kaalaman, hindi lahat ng grupo gang yun ha. Pero ang ganda ng pagkakapunto talaga ni Saki dito, hindi man yun yung totoong nangyayari sa loob ng gang. Kasi marami rin tayong mga tropang gangster, kahit si Don Pao kilala ko, pero yung na-apply niya yun doon, 'di ba? Kailangan pa ng gang o team para bumira. Pero pag mag-isa na lang, ramdam yung fear, galawang pusi na. Kasi matapang lang yung mga G's kapag sampu sila. Ang inang grabe yung delivery pa ni sa akin, putang ina. Ganda nun. G's, mga G's, sampu sila. May ganito akong linya, kaso hindi ganun kaayos yung pagkaka-construct ko eh. Mas maganda tong kay Saki, kasi yung ginamit ko kay G-Clone, ano eh. Kung sino pa yung mga G's, wala sa top 10 sa liga, parang ganun. Pero ito, talagang pasok na pasok yung pinupunto niya doon. At yung wordplay doon na ang ina G's, sampo. Grabe yun, grabe. Dinitalyo niya ang maigi rin yun. Yung kapag kailangan ng team, ng gang, pero pag mag-isa na, di ba? Grabe. Nakakabilib yung linya na yun. Ang lakas nun. Kaya props dyan kay Saki. At syempre, sa nagpadala na ito kay Flint. So yun. Dito na tayo sa pangatlo. Ang huling-huli natin, mga pare. Kung pakikinggan mo, no, parang bitin. Pero para sa akin, ang haba na nito, mga pinsan. Ha? Kasi pag in-edit ko to, pero kung ano naman, hindi pa kasi masyadong ano, ilan pa lang yung mga nagpapadala sa akin eh. Kaya chani-chani ko lang eh. Yun, sa mga gustong mag-ano rin, mag-send, PM lang sa page, o kaya pwede kayo mag-comment sa mismong video natin. Ito naman, pinadala ni Emmanuel Dizon. Emmanuel Dizon, idol. Ito naman yung kay Sinyo. Ito yung kay Sinyo to. Nangyari to sa Anong ba to? Ahon 7. Shea versus Sinyo. Yan. Pakinggan natin. Kaya yung girlfriend mo? My God!
Patitikimin ko yan ng special na nakatuwad. Punta wala nang umaduwad, kadyot na agad. Long neck na burat ang ibabasok ko sa pekpek niyang lapad. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa. Long neck na burat sa pekpek na lapad. Ang kulit din. Pekpek niyang lapad. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. Sa mga ano, sa mga hindi nakakaalam lang ha, kasi since way back 2000 ano ba yun, hindi ko alam kung 11 or 12 yata yun, no? Basta naglaban yan si Shea at si Kamandag, tapos pinagtripan ni Shea yung jowa ni Kamandag live. Are, nanunood yun, kitang kita sa video, binlurred na lang yun, ano, yung mukha, tapos tinitira ni Shea doon na talagang tinutukan ni Shea. Talagang binastos ng ano. Siyempre, battle rap is bandang uli. Parang dinamdam ni Kamandag din yun, siyempre. Lugi siya eh. Wala siyang mababawian. Wala yung jowa ni Shea. Tana, grabe. Parang pinaghiganti ni Sinyo si Kamandag dito. Tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag! Ano, Brad? Di ba nasabi sa'yo ni Ann? Ex niya ako. Nakakatapos niya lang akong blowjobin na nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro? Ang ganyan sa inyo to. Ang gara nun, no? Pagtapos mo ka-blowjobin, nag-first kiss kayo. Akong blowjobin na nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro? 3 years lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Kaya naman, talagang sinulit ko ng husto. Nilamas-lamas ko yung yoga, bro, sabay hawak sa magkabilang nipol. Puta, parang nag-yoga. Tangin na ito yung ano, ito yung linyang talagang nagpaano kay Sinyo. Nagpasikat ng husto, nagpaputok ng husto. Tangina, ito yun. Ito yun. Itong laban pala na to. Nung Shea versus Sinyo. Kasi, ang taas ng views na ito. Parang ito yung pinakamataas na views dati sa, ano, sa Flip Top. Tangina, yung linya na yon, yung yoga lines ni Sinyo na yun. Naging design pa ng damit kung saan lupalop kumalat yan. Ang daming nag-re-upload ng linya niya na yan about kay Ann Mateo. Grabe yun. Tangina. Hindi man siya ganun kalakas, hindi man siya naka-bars or ano. Pero yung impact nun, ano eh, crowd favorite si Sinyo. Tapos sobrang init nila ni Shea. Tapos madodominate niya si Shea ng ganun. Parang, ano eh, overkill nga yung nangyari nun eh. Tanginang linya yun. Ayun yung pumaslang talaga. Maigi. Kasi anong habang panahon na pinag-usapan sa ano yan, tapos may mga issue pa na demandahan, ganun. Kaya sobrang putok na putok talaga yung pangalan ni Sinyo niyan, pare. Yeah. Tangin na yun, no? Props dito sa ano, sa nagpadalam. Dami jowa naman yung trip mo, boy. Tangin na. So, mga pinsan, ano, nakakatuwa yung mga ganito, na iba't iba yung trip na linya ng mga, ano, mga fan. Malakas din naman yung ginawa ni Sinyo. Hindi naman tatatak yan ng wala lang eh. Pero iba-ibang flavor ba? Iba-iba kung bagay ito, technical, ito mga bars, sila yung mga puntuhan or what, personals, iba-iba yung mga gusto nila. So yun, nakakatuwa yun dahil kahit paano, di ba? May mga ano sila, may mga kanya-kanya silang porte, kumbaga. Makikilala mo kung sino yung ano yung kalidad ng pinapakinggan nila. So yung mga pinsan, dito na ito tatapusin. Salamat palagi sa panunood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Abangan nyo lang lagi yung mga ilalabas natin dahil tuloy-tuloy na ito. Hindi lang ako makapag-review ng ano reaction video dahil ano eh, yung OBS ko, naglolo ko, hindi ako makapag-screen record. Hirap naman pag ano, mahirapan ako sa editing nun, pero
susubukan natin. Ano, ayusin ko lang muna to at balik tayo sa reaction ng video kasabay na nitong top lines. So yan, mga pinsan, ingat kayo palagi. God bless. Kita kits tayo soon at abangan nyo pa yung mga dapat abangan at marami pang parating. Yeah. Peace out.